Nung bata pa kasi ako, laging nagluluto ang nanay ko ng laing. So, dahil masarap magluto yun eh. Talagang, oh, napakasarap talaga. So, kaya every time na nagluluto ako nito ng laing, naalala ko siya, parang nasa tabi ko lang siya, ganun. Andito nga pala ako ngayon sa bahay ng kaibigan ko. Kasi nag-request sa akin ng laing. Tagal niya lang akong hinihilingan ito, pero wala akong oras pa. So, ngayon may time ako para sa kanya. I love you, Ricky. Natutunan ko ang pagluluto nito sa nanay ko. Kasi 7 taon pa lang ako, talagang mahilig na ako magluto. So, tumutungtong pa nga ako sa silya eh. Ako yung tagahalo niya ba? Kaya pag ako nagluluto na laing, naalala ko nanay ko. Ito lang, tatanggalin niya lang yung lips. Tapos, aalisin mo ito yung babalat niya. Kasi hindi talaga sinasama yan. Simple-simple lang. Ito lang mga tangkay. Inihiwa ko siya ng ganun. I mean, hindi ko siya inihiwa ng straight. Kasi pangit yun eh. Sabi ng nanay ko, ganito lang. Igaganyan mo lang siya. Ganyan. Maganda talaga yung ginaganong-ganong mo siya. Natutunan ko yun sa nanay ko rin. Hindi ko pwedeng ibahin kasi magagalit nanay ko, baka dalawin ako nun. Oo, bakit ibang hiwa mo? Tapos itong dahon, ganito ginagawa ko. Ayan, ganyan lang, ganyan, ganyan. Tapos puputulin mo lang. Kasi mas maganda pag kamay ang gagamitin mo, parang pinapil mo ba yung love? Eh, nagpapasarap doon eh, yung love. Ayan, ganyan lang yan. Sige, ang una kong gagawin is ilalagay ko itong gata. Actually, mas masarap talaga yung Alam mo yung press talaga na gata. Pero dito sa Canada, wala ka makitang ganun eh. Di ba? May makita ka man, kailang kutkutunin mo pa. Para ka mangangabahin. Pero ilalagay natin dalawa muna. Iiwan ko muna isa. Kasi sa huli ko ilalagay yung pag-alala. Pag nalagay mo na yun, yung gata, right? Pwede mo lang ihalo sabay-sabay yung bawang, yung luya, gano'n. Pwede mo na siyang ihalo-halo. Haluin mo lang siya. Haluin mo lang siya. Ito madalas ihalo ng nanay ko. Yung pork belly. Inihiwa-hiwa niya maliliit. Kailangan ihalo mo na rin yan, sariwa. Huwag mo nang prituhin. Dinediretso na yan, ganyan niya. So, habang umiinit siya, naluluto rin yung baboy. Nalagay na natin yung pork belly, tapos yung bagoong, yung shrimp paste. Kailangan mayroong bagoong yan. So, lalagyan natin siya ng asin. Uy, laki nito ah. Yung mga asin mo, lalaki. Ano yun ba yun? Okay yan, bro. Parang ginagamit sa sa pagtayo ng building na hollow block, hindi ba? Tingnan natin kumulo, tapos ilalagay natin yung yung tangkay. So, yung tangkay medyo matagal yun eh. So, ganito lang, halo-halo lang. Yung wag lang siya mamuo. Hey, Franz! Oh, nasa shooting ako ngayon eh. Mapapalad mo to pag Kaya, oo, oh, yeah. Oh, sige. Okay, yeah. Bye-bye. Kliyente ko yun. Hindi siya pwede, ngayon at saka ako, hindi ako pwede kasi, alam mo, artista, nagsishooting. Yan, nilagay ko na yung, yung tangkay para, para maluto na rin siya. Pakuluin lang natin konti. Ngayon, basta nalagay mo na yung gulay, mas hindi mo na siya haluin. Dati ako may full-time job. Tapos, siyempre na-injure ako. Hindi na ako makapagtrabaho ngayon. So, nung na-injure ako nung 2022, 2 years na akong nasa disability, hindi tatabaho. So, nag-full-time na ako sa insurance ko. Ang specialty namin is living benefits. Ganun. Ilalagay ko na yung yung dahon. Yan, lalagay na natin. Akala mo lang malaki, di ba? Pero once, wala na yan. Mamaya, wala na yan. Simple lang. Alam mo kasi sa pagluluto, wala namang yan eh. Para sa akin ah. Parang rules na procedure na sinusunod. Di ba? Adobo nga, ilang klase ng luto ng adobo.
Di ba? Oh. Lahat yan, ano, depende sa ano mo. Sa panlasa mo ba? Di ba? Subside siya. Ito ang sikreto ng nanay ko. Ito ang pinakasikreto niya yung suka. 1 1/2 cup o may bago mag 1 1/2 cup, pwede na. So simple lang, di ba? Ihulog-hulog mo lang, di ba? Takpang muna. Actually, 11 kami magkakapatid. Mula nung nagkamalay ako, parang walang ginawa ang nanay ko, kundi trabaho ng trabaho, mula umaga hanggang hapon. Parang hindi siya nagpapahinga ba? Ganun. Hanggang sa tumanda na siya, 65, 64, trabaho pa rin siya ng trabaho. Alam mo yun? So, kailangan talaga tayo mga anak. Talaga tayo mga anak. Kailangan mahalin talaga natin magulang natin. Kasi, iisa lang yan, di ba? Iisa lang yan. Hindi mo kayang palitan yan. Pag nawala yan, talaga totally wala na. Kaya, habang andyan sila, payo ko lang, sa personal ko lang to, right? Habang andyan ang nanay natin, kailangan mahalin natin ang gusto. It doesn't matter kung gastusin ang pera. Okay lang yan na, gastusin mo yan. Di ba? Kasi nanay natin sila eh. Di ba? Medyo maano na siya, di ba? So, dadagdaga ko na siya. Ito yung pinaka, ano, pinaka final na. Magatang. Pero hindi ko ubusin lahat. Para lalo maglanis. Para lalo siya lumapot ba. May kaibigan ako sa Markham. Sabi niya, Ed, pagluto mo naman ako ng lain. Para sa akin, parang pinagluto sila ng nanay ko. Kahit wala yung nanay ko, di ba? Parang pag nakakakuha ako ng, nakakarinig ako ng praise, hindi lang para sa akin, para sa nanay ko. Kasi sa kanya talaga ako nagtuto ng pagluluto talaga. Nung maliit kasi ako, nakikita ko siya eh. Pagkatapos magluto, naglalaba, right? Biro mo maghapon, tapos gigising ulit. The next day, ganun ulit. So parang, hirap talaga ginagawa ng nanay talaga sa mga anak. Talagang, hindi kayang bayaran eh. Maski gold medal, hindi mo kayang bayaran ang mga magulang na pagtitiis sa atin. Dapat talaga habang may pagkakataon pa, habang buhay pa ang nanay nyo, ipakita nyo na mahal nyo talaga. Pinalaki niya akong mahusay, right? So, sumusunod ako sa mga paay niya, alam niyo ba? Sa mga, alam mo kahit ang mga magulang natin, maski hindi siya magsalita, alam mo yun, yung ginagawa niya lang nila sa iyo, alam mo yun, yung sakripisyo nila, na kailangan tumbas ang matalat yun. Ngayon, ilalagay ko ngayon yung toppings natin. Yung maliliit na dilis. So, ang ginawa ko dyan, pinrito ko lang siya, tinoast ko lang siya. Tapos, inalis ko, tapos inalagay ko lang sa ibabaw. Kaya, huwag niyo masyadong aalatan yung, ano nyo, yung lain nyo. Kasi, maalat na yan, ano eh. Yung anchovies, maalat na yan. Nay, para sa iyan, nay, ah. Paligayain mo sila. Hawakan ko na. O, kuha kayo. Yeah. Okay, salamat at salamat at pinagbigyan mo ako na gamitin itong condo mo. Yeah. Alam ko naman yun. O, oh, bye mo. Bye. Yeah. Yeah. Luto ni nanay yan. Kahit wala sa dito, luto niya yan.
sa mga bagay, wala talaga ipamamamana nanay ko sa amin. Kasi mahirap lang kami, right? Maski pera, wala. Pero ang tanging napamana niya sa akin, yung mabuting pag-uugali, tsaka yung pagluluto ng laing. Kaya nga, nakikita mo, ayan, umiiyak na naman ako. Kasi pag naalala ko, nanay ko talaga, naiiyak talaga ako eh. So, ang pinakamalaking pamana sa akin ng nanay ko, yung kaya tinuruan niya ako magluto ng laing. Kaya, alam mo, very memorable sa akin ito. Ganun. Tsaka yung mga mabuting ugali, ganun. Actually, 11 kami, pero never siya nagko-complain sa akin. Sa amin, na pagod na ako sa inyo, pero never siya nag-complain. Talagang saludo ako sa nanay ko.